good morning. Ayan, so as promised yesterday sa mga hindi pa nakanood ng vlog yesterday. So ngayon dadating yung, dumating yung aking mga bagong cement pots. So for sure baka meron akong mga i-dispatcha na mga old pots kasi ito ay mas sobrang lalaki. Hi Rafa! Hi! 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 So ayun si Sedi. Ben, asan ka na? Magpapag-room ka mamaya. Asan na ba? Saan na yung chihuahua? Ayun! Chihuahua! Sobrang haba na kasi ng nails ni Sedi. So, papakita ko sa inyo yung aking mga bagong cement pots. Plus, share ko rin kung saan ko nabili. Para if ever gusto nyo rin, di ba? At is mura sa mga malalapit. Kasi, for me, pag sobrang layo nyo na, hindi na practical yung delivery. Although, kung marami talaga kayong bibili, pwede. Kasi, pag in-add nyo lahat, parang half the price lang talaga to sa mga nakikita ko. As in, sa dami na tingnan ko. Sobrang mura talaga. So, eto na guys, yung mga pots. Actually, take two to kasi may binlag na ako kanina pero maingay kasi. So, ayan. 5 na sobrang lalaki and isa nga nito. Ito kasi, kaya ako nagpagawa nito, meron akong dalawang malaki na ganito. Pero medyo rectangle. Although ito mas mataas ng konti. Kasi yung isa, pinasok namin sa loob, sa dining, pinatungan ng yuka. Eh, mahirap na siyang ilabas-pasok pa. Pagpapalitin ko sana, baka sakali na ako ng asawa ko. Kasi masakit yung likod niya. So, nagpagawa na ako ng isa. Ito, yung 5 na to ay ito yung size, 30 ang taas, 9 itong width, tapos yung length niya, ay 30 ang length, 18 inches yung taas, yun, so 5 piraso, yan may mga butas naman sila, hindi ko naman pupunuin ng soil yan, hindi ko pa alam gagawin ko, sa totoo lang, ang dami kong peg, nalilito akong ano, but ang since nakita ko na sila ngayon na sobrang lalaki nila, baka gawin kong parang start plant box nga. Harang talaga siya, para siyang pader. So, mag-restart ako mamaya after lunch pagkakain. Ang problema ay umaambon. Umuulan. Ayan o, umuulan. So, ang hirap. Baka magkasakit pa ako sa kagagahan kong to. Dapat kahapon, kaso nga, masama pakiramdam ko kahapon. Sorry sa ingay ah. So, eto ang pricing. Dyan. Yung 5 pieces, 500 each. Actually, 600 plus yata yan. Eh, dahil 5 yung binili ko, tumawad ako. So, naging 500 pesos for 5 pieces, 500 each. Sorry, ang gulo ko. So, ayun. Sobrang mura. As in, dahil sa iba nagtanong ako ng gantong size, aabot na ng 1, 2, 1, 5, 1, 8. Ganun na yung size. So, 2.5 sila. Tapos, ayan, 32 by 14. Ito yon ay 700. Eh, yung pinagawa ko na mas maliit pa dito dati. Meron ako doon, di kita. Basta yung nasa dining, 1-2 na yon. So, imagine the difference ng price. Loam soil, meron ako nandun sa likod. Bumili lang akong dalawa lang, 50. Ipa, 1 sack, 150. Delivery nila ay natawaran ko rin 500. Kasi from Taytay sila, kainta ako. So, yan po ang aking binayaran. 3,950. Ang total. Nag-down ako ng 1,500. Balance to 450. So, Lonceras Garden. Pero hindi sa page eh. Ilalagay ko sa link yung nakausap ko na tao. Yan, maayos kausap si kuya. And yan. Parang ilang days din to. 3 days siguro. Kasi so, sa bagay, hindi kasama kahapon. Kasi nagbutuhan kahapon, diba? So, baka hindi nakagawa. So, quality. Hindi siya ganun ka-smooth. Unlike nung sabi ko sa inyo na mahal na nabili ko, hindi siya ganun ka-smooth, but it doesn't matter kasi maganda din naman yung parang may texture ng konti. Yan, dumi na yan, sa nagbuhat kasi yan. Pero meron ako naka-prepare na pintura na glossy ng slight para if ever, kasi madudumihan at madudumihan yan. Tsaka matte kasi, ganun talaga pag matte yung latex ba tawag doon. Pag matte yung pintura, madali talaga madumihan. So, in fairness, okay naman siya. Makapal. Ayan, makapal. O, diba? May butas, dalawa. Ayan, ayun yung isa umuulan kasi. Ito yung mga, ito parang ito nga, 800 na ata to, yung mababa lang to. Ayan na may mga dumi-dumi, kaya bumili ako. Yung sa nagtatanong, di ba may lighting ako, na hindi ko na masyadong binubuksan.
Ayan siya. Ang dugyot na nga eh. Papalitan ko, ayusin ko lahat yan mamaya. Naka-plastic po sila. And hindi po yan basta nakaganyan, nakabalandra. Para pag umulan, hindi may inilalagyan ng tubig. Nakapabaligtad po yan pagka sinesep ko. Nakapataob. So, kung kahit maulanan, yung tubig hindi papasok dun sa saksakan. Ganun. And ayan, ang dami ko. Ito yung mga natira kong trigona. Ayusin ko yan. Parang plano ko. Dapat kasi ibebenta ko tong stand na to. Kasi ayoko ng may shelf. Pero hindi ko sure. Baka unahin kung ayusin na ito ay nandun sa corner. Ito. Doon. Hindi ko alam actually kung saan ako magsisimula. Linis. Usually ang ano ko talaga, start ay maglinis. Magbabacuum ako. Magbabacuum. Nag-inquire na rin ako ng how much yung grass. Kasi baka magpalit ako ng grass. But yun na yung pinaka-final. Kasi para hindi na madumihan or maanuhan. Magulungan ng kung ano-ano. Ayan, natuloy na nga ang ulan. Mukhang hindi yata ako matutuloy mag-ayos. Although, after lunch pa naman ako mag-ayos. And, ayusin tong fluted. Papayos ko kay husband mamaya. Pati yung wallpaper dyan, ayusin ko. And, nisip ko nga kung alisin ko na tong fluted. Diretso white, but sayang, walang accent. And then, yung yuka, ititrim nga natin. So, yun ang mga plano. Basta, ang plano is magmukhang neat. Magmukhang minimalist. Tapos maraming pebbles, mga ganun. Ganun ang idea. Maging clear hanggang dulo, parang ganun. Yun. Tapos dito baka maglagay ako ng isang chair with the table. That table dito. Para si Rafa kasi minsan mahilig siya tumambay. And simple chair. Yung sa dining namin actually naisip ko. And then, hindi ko alam kung magiging open dito sa window. Bahala na. Pero sigurado hindi ko to kakayanin ng one day. Never. Hindi kaya ng one day. Ayokong biglain. Kung dating batak na batak ako sa pag-aayos, kaya ko ng one day, but now hindi. Ito kasi natalsikan siya ng sundrok, so kaya nagka-mushy, ano siya, gugupitin ko na lang. Hindi ko rin sure kung i-keep ko tong stepping stones. Bahala na. Baka gawin ko ulit puro pebbles kasi hindi ko sure. Hindi pa nga ako nag-order ng pebbles kasi marami naman yan. Actually, marami yan. Ang kapal ng pebbles dyan banda. So, hindi ko sure meron pa nga ako sa taas eh. And then, papatungan ko yan ng white. Baka doblehin ko yung white. Bahala na. Mga finishing touches na lang yun. So, ayun ang plano. Magluluto muna ako dahil 11 o'clock na. At pagkatapos ng lunch, pahinga ako. Hindi umuulan. Pero start ko na, kahit umuulan ng ganyan, start ko na dito maglinis. Dito ako lagi nag-start eh. Vacuum muna, ganun. Tapos, sana maano. Ang parang namamagayin dito ko na. Sorry. May singaw na naman ako. Ganyan ako pag nag-overwork. May singaw ako. Nawala na yung migraine ko na for 3 days straight. Ngayon lang. Ngayon ako gumising ng masaya ang buhay. Tapos, May singaw ako dito. Wag lang sa dila, hindi ko kaya pag dila. And then, actually, ang laki ng pinayat ko kasi nga 2 weeks kaming may sakit. Ayan, backstory. 2 weeks kaming may sakit. Sa 1 month na hindi ako nag-vlog. 2 weeks kaming may sakit. Nauna yung husband ko inubo. Nahawa si Rafa. Sunod ako. First time sa history ng buhay namin na sabay-sabay kaming may sakit. Kaya para kaming, tas ang tagal. More than, halos 2 weeks. Si Sedi lang ang buhay dito. Hindi naman kami mabibilan ng gamot ni Sedi. Para kaming down na as in. Tas ako, ang nakakaano pa is ang dami kong work, ang dami kong loads ng order. Tapos, kailangan ko pa rin gumawa. Dinadaan ko lang sa gamot. So, grabe yung hirap. Lahat kayo down. Tas, hindi kayo makakain maayos. Kumakain lang kayo para mabuhay yung mga ganung level. Para makainom ng gamot. Tapos, from 48, halos 48 kilos ako. Nagbaba ako ng 46, ganun. Sobrang pumayat ako. Syempre, hindi ako makakain. As in 2 weeks, hindi ka makakain. Kasi wala kang panlasa, ganyan. So, ayan, tumaba na naman ang aking cheeks. Dahil back to almost 48 na naman ako. Tsaka, hindi ko pala kaya ulit pumayat ng sobrang ganun. Kasi nga, parang lalata ako na ganun. Basta ganun na siguro yung dapat weight, maintaining weight ko. So, ayun, update ko na lang kayo. Hindi ko sure kung mabablog ko yung pag-aayos. Nakakatawa. Meron palang hindi naniniwala na meron palang nagdududa sa akin na hindi ako yung nag-aayos ng garden. Meron palang nagdududa sa kakayahan ko, charot. Basta may nakita akong mga dalawa na nag-comment na parang ako raw ba talaga yung nag-aayos or nagpapaayos ako. May mga vlogs na po kasi ako madami for the past 2 years na ako yung nag-arrange. So nagsawa na ako, tsaka ang hirap pong mag-vlog ng nag-a-arrange. Tumatagal, nagiging instead na
For example lang, pero mabilis to, for 6 hours or 5 hours na nag-arrange ka, nagiging plus 3 hours kasi inaangulo mo yung camera, magdadaldal ka, instead na dire-diretso. Kaya lately, hindi na ako nagbablog na nag-arrange ako kasi para bumilis yung process. Tsaka nag-iisip, matagal ako mag-arrange. Like for example, mag-start ako ng 4 p.m. natatapos ako 10 p.m. Ganun ako katagal mag-arrange kasi maarte po ako. Tsaka gusto ko pa nag-arrange ako talagang hanggang linis. Sunrocks lahat, sabon lahat, ganon, straight. Pero hindi ko sure kung ma-straight ko ngayon. So, kaya po hindi ko nag-vlog. Ako po talaga nag-a-arrange dito. Nagpapa-assist lang ako kung meron akong hindi kayang buhatin, ganyan. Pero mainly ako talaga. Oo, isip lahat, kalokohan, ganon. Ako lahat. So, yun. Kaya alam ko na walang ahas dito, walang sawa dito. Palaka meron, may naliligaw, lalo pag rainy days. Kaya nga naglagay kami ng cover dun sa gate eh. Kasi may time na last year, ang daming palaka talaga, grabe. So, hindi naman sila nakakaano, pero alam mo na, parang piling makinis kasi yung mga lolo mo. So, yun. So, ayan, sige, magbababay na ako. And, namiss ko talaga mag-vlog. More than a month akong walang vlog. So, ayan, bye-bye and update ko na lang kayo.